Good day po mga kaibigan. Nandito po si Kuya Pao at i-reviewin po natin ang nabili po nating gulong for 4 months ago sa Takara Tires, Quezon City. So, umpisa na po natin ang review. Ang aking pong nabiling gulong ay ang Michelin. Michelin Pilot. Street Pilot or Pilot. Yan. Ngayon po, ang sukat po ng aking nabili ay 110 by 80 by 14 sa likod and 90 by 80 by 14 sa harapan. Ngayon po, ang stock na sukat po ni Click ay sa likod ay 100 by 80 by 14. Ngayon, pinalaparan ko po siya. Ginawa ko po siyang 110 para mas maganda po sa tawag ito sa daan na aking araw-araw na binabiyahe, kasi dalawa pong zigzag ang aking dinadaanan na kailangan talagang medyo i-banking mo dahil talagang hindi mo pag naka ano, tutumba ka talaga. Kaya yun po ang dahilan kung bakit po tayo nagpalit ng brand ng gulong kahit may bago pa yung gulong na stock na gamit-gamit ng ating Click 150. So ang tire pressure po na nilagay ko sa aking likod ay 27 and sa harap ang sa likod ay 31, sa harapan ay 27. Ang recommended po ni Honda Click dito na nakalagay sa sticker ng motor natin ay 29 sa harapan at 33 sa likod. Binawasan ko po siya dahil masyado pong matigas. Yun po ang napansin ko sa kanya. Ngayon, yung binawasan ko po siya ay tamang-tama lang. 4 na buwan ko na po siyang ginagamit yung ganong tire pressure. At subok ko na po at nakita ko po na ang kain po ng gulong ay maayos. Talagang kahit yung mga gilid niya na soft compound, yung gilid usually, ang gitna daw ni Michelin ay medyo medium compound. Tapos sa gilid soft compound. Pero yung pag more on soft compound si Michelin eh. Kaya maganda yung kapit niya sa asfalto siya sa concrete. Pag binanking siya, maayos siya dahil nararamdaman ko naman, confident naman ako kapag nag-ride ako. Tapos ang sabi nila madali dong mapudpud kasi nga dahil sa soft compound siya. Hindi ko pa naman napapansin yung pudpud niya dahil 4 months ko pa lang siyang ginagamit. Pero ang nakita ko ay maganda yung sukat na nakuha ko na 110 sa likod dahil tama-tama lang yung lapad niya at confident ako kapag naglumiliko ako, nagko-cornering ako. Dahil nga nararamdaman ko na kapit yung gulong sa daan na kung saan syempre masarap mag-ride kapag confident ka sa motorsiklo mo at sa gulong na ginagamit mo. Ngayon sabi nila merong mga review na kumuha sila ng 120, mas malapad yun kaysa sa akin. Tignan nyo na lang kung sa ibang, search na lang kayo sa YouTube about sa review yun. Dahil nakita ko naman na siguro maganda rin yun. Kaya lang, naisip ko kasi yung arangkada niya. Baka humina. Arangkada siya kayong tawag nila dito, bumigat. Kaya ang kinuha ko na lang ay 110. So kung kukunin nyo na ay 110 by 80 by 14 sa likod, okay na okay po yun para sa inyong Honda Click 150.
Talagang hindi po kayo mapahiya nun. At nagamit ko na rin po siya sa tag-ulan, makapit po siya. Kaya ganoon. Yung kanyang pudpud, eh tignan na lang po natin dahil 4 months ko pa naman po ginagamit siya. So, ganoon po. Ay, nakalimutan ko pa. Ito po, pinaka-importante po sa lahat. Kahit po anong gulong, kahit anong brand. Bago nyo po gamitin ang mga new tires nyo, mga kaibigan, i-break in nyo muna po. Dahil nangyari po yan sa akin, kakakabit ng gulong, tinakbo ko siya ng tinakbo ko siya ng 67 kilometers. Ganong kabilis yun. Ngayon po, straight po yun. Pero, naku po, halos talagang ninerbis ako dahil talaga dumudulas talaga. Kaya, please lang, huwag nyo po akong gayahin. I-break in po natin yung gulong. Kaya, mula araw na yun, naging 50 na lang ako, naging 45 na lang ako. Tapos, talaga ingat talaga sa cornering. Dahil, hinintay ko muna ng ma-break in siya sa, ng at least, ako po, ginawa ko 150 kilometers pa bago ko siya talagang yung normal kong tulin. Sa alam ko po ay kahit 45 kilometers daw po okay na, pero sinagad ko po siya hanggang 150, tapos sinagad ko pa po hanggang 300 para po talaga na i-banking ko na po siya. Kaya ito po ay paalala sa mga bagong bibili ng gulong, at kung galing bagong kasa yung gulong nyo, ay motor nyo, stock na gulong po yan, ay ingat po muna sa pagmamaneho dahil napakadulas po ng wax ng gulong po natin. Talaga naman po. At nawawala naman po yung konting pasensya lang. At dahil pag may pasensya, mag-i-enjoy naman po tayo sa pag-ride dahil maayos po ang ating mga gamit, ang ating gulong. Kaya yun po, maraming salamat po mga kaibigan. Kaya mula dito sa Subic Bay, Freeport Zone, nakita nyo po, ayan o. Ayan. Dito po ako malapit sa lighthouse. Yan po ha. Kita nyo po, walang tao. Wala pong tao, solo-solo natin. Dahil umiiwas po tayo sa maraming tao. Kaya alam nyo na po yun, stay safe. And social distancing. Kaya, ayan po ha. Kita naman po. Wala pong kataon-tao. Kaya, again, maraming salamat po mga kaibigan. Please like and subscribe. At marami pa po tayong re-reviewin. Mga gamit na nabili po natin sa ating motor. Mga nilagay po natin accessory. Marami tayo na mabibili sa Lazada, Shopee, at i-review po natin lahat yon para po sa inyo yun. Dahil ito pong mga vlog natin ay para makatulong po sa inyo na maging guide sa mga bibili nyong gamit na gusto nyong gamit. Kaya maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat, mga kaibigan.